Ganap ng batas ang panukalang magkaroon ng sariling pasilidad o kulungan ng mga convicted ng heinous crimes o karumal-dumal na krimen. Sa ilalim ng batas na ito, magtatayo ng isang pasilidad o maximum penal institution ng pamahalaan na malayo sa komunidad o dapat nasa isang isla sa Pilipinas. Ito ay magiging kahalintulad ng Alcatraz Prison na matatagpuan sa San Francisco Bay sa baybayin ng California, USA. Ang penal institution na ito ay state-of-the-art facility na may surveillance cameras at may security system na magbabantay 24 oras. Isa sa mga tinitingnan lugar na maaaring mapagtayuan ito ay sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija o isang isla sa Luzon. Batas na rin ang panukalang anti-online sexual abuse or exploitation of children. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga social media platform, electronic service providers, internet at financial intermediaries ay kinakailangang i-block ang mga materyales na nagsusulong ng sexual abuse o exploitation sa mga bata. Sa ilalim rin nito, bubuo ng isang National Coordinating Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children na nasa ilalim ng Interagency Council Against Trafficking. Inaasahang maibibigay na rin sa madaling panahon ang dagdag na social pension para sa mga indigent o mahihirap na senior citizens. Kasama ito sa naging ganap na batas kung saan itataas na sa 1,000 pesos mula sa 500 pesos ang pensyon ng mga mahihirap na senior. Kabilang lamang ito sa 14 sa 41 bills na naglapse into law sa ilalim ng Marcos administration. Kabilang pa sa mga malalaking batas na naglapse into law nito lamang nakaraang buwan ay ang panukalang Private Security Services Industry Act, National Music Competition for Young Artists Act, Provincial Science and Technology Office Act, Permanent Validity ng Birth, Death and Marriage Certificates, Parent Effectiveness Service Program Act, Philippine Creative Industries Development Act, Agriculture, Fisheries and Rural Development Financing Enhancement Act, Vape Law, Extended Producer Responsibility Act, Philippine Digital Workforce Competitiveness Act, at Penalizing Willful and Indiscriminate Discharge of Firearms. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.